Magandang umaga po sa inyong lahat. Happy New Year po sa inyo. Naririto po na tayo sa unang araw ng 2018. Pero tuloy-tuloy yung ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Siguro kayo ay mga puyat. At papansin ko nga, wala pa yung mga karaniwan nating kasama. No? Yung mga nasa Pilipinas, mga nasa Taiwan, yung mga nag-barbecue nung gabi at hindi pa nakakatulog. Pero ang mga naririto, ayan, sa Australia, Pastora May, sa Hong Kong, si Ate Annie, sa Canada, si Pastora Heidi, si Julie, ba? Ayan, Taiwan yan. O, Taiwan, nandiyan na rin si Ivan. Pero magpapatuloy na po tayo sa ating pag-aaral. Nandito po ako sa hallway kasi wala pa yung mga kasamahan ko. Yung tinutuluyan ko rito, meron pong activities sa kanilang church. Kundi ako nagkakamali eh. Galing din po ako sa Bible study at nauna akong umuwi. Pero salamat sa Panginoon at nakakasagap ako ng signal ng wifi nila sa loob ng bahay. Kaya tuloy po tayo sa ating pag-aaral. Pero bago yun, tayo muna ay sandaling manalangin. Maraming Diyos, marami pong salamat sa umagang ito. Happy New Year. Hallelujah. To all of us, O Lord. Salamat po sa inyo. Salamat po sa inyo. Tinawid niyo kami sa nagdaang taon at kami umaasa at nagpapasalamat na patuloy niyo kaming itatawid at lalong palalalimin, pasasayahin, lalo pa kami makakaranas ng inyong kadakilaan sa taong ito. Ganon din sa aming mga pag-aaral, nihiling ko po ang lalo pang pagkilos ninyo at ang pag-unawa ng inyong espiritu ang dumating sa amin. Isa pong karangalan na mapaglingkuran kayo, O Diyos. Salamat po, Ama. Nadalangin ko'y kalakasan espiritual ang dumating sa mga kababayan ko na kasama ko sa pag-aaral na ito. Sa inyo po ang lahat ng papuri. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, Holy Spirit, we thank you, we appreciate you. In Jesus' name, Amen. Amen. So, tayo po ay nasa Colossians chapter 1 verse 22 tayo to 23. Colossians chapter 1 verse 22 to 23. Babasahin ko po muna tapos pupuntahan natin yung hindi natin natapos ka last year, noong December 30. Colossians chapter 1, pakisulat po ninyo, verse 22 to 23. Pero ngayon, ibinalik niya kayo sa kanyang sarili sa pamamagitan ng kamatayan ng katawang tao ni Kristo. Kaya maihaharap na kayo sa kanya na banal, malinis at walang kapintasan. Pero kailangan ninyong manatiling tapat at matatag sa pananampalataya at huwag hayaang mawala ang pag-asang dulot ng magandang balita na narinig ninyo. Ang magandang balita na ito ay ipinahayag na sa buong mundo at akong si Pablo ay naging lingkod nito. Tapos sa pag-aaral natin yan, nagpunta tayo sa Hebreo chapter 3. At natapos tayo sa verse 12. Hindi ko na po babalikan yung maraming explanation, yung nauna, no, yung December 30 na devotion. Sa mga hindi pa po nakakanood nun, balikan po ninyo at nang mapanood po ninyo, magpapatuloy na po ako. Babasahin ko po ang verse 12 hanggang verse 14. Verse 12, Hebreo chapter 3, verse 12. Sabi po rito, Hebreo chapter 3, verse 12 to 14. Pakilista nyo lang po dyan. Happy New Year sa inyo dyan, Cherry Lynn, dyan sa Qatar. God bless sa inyo. Ganito po ang sinasabi. Kaya mga kapatid, mag-ingat kayo at baka maging masama ang puso nyo na siyang magpapahina ng pananampalataya nyo hanggang sa lumayo kayo sa Diyos na buhay. Mag-ingat raw tayo. Yan yung tinapik natin kahapon, anong isang araw. Now, verse 13. Magpaalalahanan kayo araw-araw habang may panahon pa para walang sino man sa inyo ang madaya
ng kasalanan na nagpapatigas sa puso nyo. Ano sabi rito? Magpaalalahanan araw-araw. It is very important. No? Natatandaan nyo nung una na talakay na rin natin na ang paglago sa Panginoon ay sama-sama, tulong-tulong. Hindi mo pwedeng sabihin na ikaw ay matured Christian o malakas ka na sa Panginoon, matatag ka na, na hindi ka naman nakikisama sa iba. Tulong-tulong yan. At lalo na rito, dahil sa napakahalaga na huwag tayong manghina sa pananampalataya, ano sabi doon sa verse 13? Magpaalalahanan kayo araw-araw habang may panahon pa. So yung kapatiran mo, papaalalahanan mo rin. Para walang sino man sa inyo ang madaya ng kasalanan na nagpapatigas sa puso nyo. Kasi pagka nasanay ka sa pagkakasala, your conscience ay pwedeng pumurol, pwedeng lumabo. Minsan mangyayari yan sa may mga tao, no? Unang magkasala, kumbiktadong-kumbiktado. Pero inulit pa, nalulungkot, inulit uli, hanggang sa nasanay na. Bandang huli, nangangatwiran na. Bandang huli, lumalayo na sa Panginoon. Paalalahanan natin yung ating mga kapatid, pagka may nakikita tayo na nalilihis na, na nanlalamig na, no, huwag nyo sasabihin na bahala sila dyan, titigas ng loob nila, ayaw nila, basta ako, kami ng Panginoon. Hindi. Pinapaalala sa atin ang Biblia, magpaalalahanan kayo. Verse 14 po, sabi rito, sapagkat kasama tayo ni Kristo kung mananatiling matatag ang pananampalataya natin sa Kanya hanggang sa wakas. Yung condition naririto, ano yung condition? Kung mananatiling matatag ang pananampalataya natin sa Kanya hanggang wakas. Kahapon, binanggit ko sa inyo, no? Babasahin ko lang uli yung Mateo chapter 5, verse 6. Mateo chapter 5, verse 6. Sabi rito, mapalad ang taong ang hangad ay matupad ang kalooban ng Diyos dahil tutulungan sila ng Diyos na matupad iyon. At sabi ko sa inyo kahapon, yung gustong makasunod sa kalooban ng Diyos, nasusunod niya talaga. Bakit? Tinutulungan siya ng Panginoon. Tutulungan, hindi ka ba naman tutulungan ng Panginoon pagka gusto mo siyang sundin? Kaya yung pangangatwiran na, naku, eh gusto ko sanang sumunod, kaya lang mahina ako. No. Ayaw mo talaga. Pero kung gusto mong sumunod, tutulungan ka ng Panginoon. Siguro mahina lang ang signal mo dyan. Pastora Eva, kayo po ba, naririnig nyo naman ako, ano po? Hindi ako makapaglakas ng boses ko dahil nandito ako sa hallway, ang lakas ng echo. So tuloy natin, yung sa Hebreo chapter 3. Paulit-ulit sinasabi rito, ano, yung kondisyon. Kasama raw natin si Kristo kung mananatiling matatag ang pananampalataya natin sa Kanya hanggang wakas. You have a part. Ano yon? Manatili ka sa Panginoon. Manatili ka, mag-focus ka sa Panginoon. Tutulungan ka ng banal na Espiritu. Wala kang magagawa pag wala ka sa Panginoon. Pag hindi ka sa Kanya nakatutok, magiging ano ka, useless. Ano sabi sa John chapter 15? Ano sabi sa John chapter 15? Verse 4. John chapter 15 verse 4. Ano sabi rito? Manatili kayo sa mga salitang, manatili kayo sa akin at ako'y mananatili sa inyo. Hindi makakapamunga ang isang sanga malibang nakakabit ito sa puno. Ganoon din naman, hindi kayo makakapamunga kung hindi kayo mananatili sa akin. We need to be connected. We need to have that faith in the Lord.
Tayo yan ang sinasabihan, ha, mga kapatid. Ha? Maliwanag na maliwanag rito sa Hebreo, ha? Na tayo ang sinasabihan na manampalataya. Now, ito nakakatakot. Tutuloy ko, Hebreo chapter 3. Verse 15. Tandaan ninyo ito. Sabi rito, Hebreo chapter 3, verse 15 na ako. Ganito sinabi. Gaya nga ng nabanggit sa kasulatan, kung marinig nyo ngayon ang tinig ng Diyos, huwag ninyong patigasin ang puso nyo tulad ng ginawa noon ng mga ninuno nyo nang naghimagsik sila laban sa Diyos. Ang kinakausap po rito, mga anak na ng Diyos. Mga pag narinig nyo ang tinig ng Panginoon, huwag nyong pagmatigasin. Kaya pag kami nakikita tayo sa church na nagmamatigas pa, ayaw sumunod sa Panginoon, lumalaban pa, nangangatwiran pa, gawin natin ang lahat. Ipanalangin natin, i-encourage natin, paalalahan na natin. Verse 16, sino ba ang mga taong nakarinig sa tinig ng Diyos at naghimagsik pa rin sa kanila? Hindi ba't pa rin sa kabila nito, hindi ba't ang mga nakalabas, inilabas ni Moises sa Ehipto? At kanino ba nagalit ang Diyos sa loob ng 40 taon? Hindi ba't sa mga nagkasala at namatay ang ilan? At sino ba ang isinumpa ng Diyos na hindi makakamta ng kapahingahan? Hindi ba't ang mga ayaw sumunod sa Kanya? Sino raw yung sinumpa ng Diyos na hindi makakamta ng kapahingahan? Yung ayaw sumunod sa Kanya? 19. Kaya malinaw na hindi nila nakamtan ang kapahingahan dahil sa kawalan ng pananampalataya sa Diyos. Now, mga kapatid, unawain niyo itong mahigi. Ha? Ano sabi rito? Sino raw yung isinumpa ng Diyos na hindi makakapasok sa lupang pangako? Hindi yung taga-ibang bayan. Hindi mga unbeliever yon. Yun yung mga Israelita na nakakita ng himala ng Diyos sa Ehipto. Sila yung pinaalis sa Ehipto, pinalaya sa Ehipto. Sila yung nakaranas na lumakad sa dagat. Pero pagkatapos nun, itinakwil sila ng Panginoon. Bakit? Nawalan sila ng pananampalataya nung nasa ilang na sila. Kaya nga, ang sabi sa atin dito, babalikan ko yung verse 14, ano po? Sapagkat kasama tayo ni Kristo, kung mananatiling matatag ang pananampalataya natin sa Kanya hanggang sa wakas. No? Mananatili yung pananampalataya hanggang sa wakas. At pagka sinabing may pananampalataya ka, sumusunod ka sa Panginoon. Tandaan ninyo, you can never lay claim to God's salvation if you do not obey God's will. Dahil pag hindi ka sumusunod sa kalooban ng Diyos, ibig sabihin nun, wala kang pananampalataya sa Panginoon. Bakit? Paano yun? Ba't ka hindi sumunod sa kalooban ng Diyos? Duda ka kasi. Gusto ko sanang sumunod, kaya lang, nag-aalala ko, baka ganito. Baka pag gawin ko yun at sumunod ako sa Panginoon, baka ganito mangyari. Wala kang pananampalataya. Feeling mo, ang Panginoon, ipapahamak ka, kaya hindi ka na lang susunod. No? Yung lack of faith leads to disobedience. At sa tingin nyo, mananatili ang Panginoon sa iyo kung hindi ka sumusunod sa Kanya, no? Napakalinaw nung binabasa natin dito, mga kapatid, eh. Manatili kayo. Balikan ko yung Colossus. Ano yung sabi sa Colossus? Chapter 1, verse 22 hanggang 23. Pero ngayon, ibinalik na niya kayo sa kanyang sarili sa pamamagitan ng kamatayan ng katawang tao ni Kristo. Kaya maihaharap na kayo sa kanya na banal, malinis at walang kapintasan. 23. Pero kailangan ninyong manatiling tapat at matatag sa pananampalataya. Inari ka ng ganap ng Panginoon. Ginawa kanyang matuwid. Inari kang banal dahil sa kamatayan niya sa krus. Pero kailangan niyong manatiling matatag sa pananampalataya. Without faith, wala lahat yung ginawa ng Panginoon para sa iyo. Bakit? Kasi lack of faith leads to disobedience. Ngayon, punta tayo sa Hebreo chapter 10.
Tignan ninyo ha, Hebreo chapter 10. Mag-umpisa tayo sa verse 32. Hebreo chapter 10, mag-umpisa tayo sa verse 32. Ano yung pinag-aaralan natin dito sa bahagi ng Kolosas? Our responsibility, our accountability. At ano yung sinabi ko sa inyo kahapon? O hindi kahapon, isang araw. Yung mga talagang anak ng Diyos ay maingat. Yung talagang mga anak ng Diyos na nananampalataya sa Panginoon ay ano? Pinapahalagahan yung kaligtasan na nakuha nila. Now, paano nila pinapahalagahan? Nananatili sila sa pananampalataya sa Panginoon. Ito, mas malinaw pa ito. Hebreo chapter 10, mag-uumpisa ako sa verse 32. Sabihin niyo siguro, Pastor, unang araw ng taon, ang tigas naman ng mensahe niyo. Ganun talaga yung salita ng Diyos. Minsan malambot, minsan matigas. At kung nasaktan kayo, at parang tinatamaan kayo, praise God, buhay ka pa. Pero kung naririnig mo to, at baliwala na sa iyo, nangangatwiran ka pa, kumukontra ka, naku po, mag-ingat ka, dahil baka tumigas na ang puso mo. Hebreo chapter 10, verse 32. Ano sabi? Alalahanin niyo ang nakaraang panahon noong una kayong naliwanagan. Dumaan kayo sa matinding hirap, pero tiniis nyo ito at hindi kayo nadaig. Yun, you know, mga Israelita noon, dumaan sila sa matinding hirap, pero hindi sila nadaig. 33. Kung minsan inaalipusta kayo at pinag-uusig sa harapan ng mga tao, sino sa inyo nakaranas na yan? Inaalipusta kayo at inuusig sa harapan ng mga tao. Ano pa sabi rito? At kung minsan na may dinadamayan nyo ang mga kapatid na dumaranas ng ganitong pagsubok, dinadamayan nyo ang mga kapatid na nakabilanggo, at kahit inagawan kayo ng mga ari-arian, tiniis nyo na ito ng may kagalakan. Naku, natatandaan nyo yun, yung pagtitiis ng may kagalakan. Hindi yung na ano lang yung tsinelas mo, eh, galit na galit ka na. Hindi ako makapagpuri sa Panginoon. Bakit? Tsinelas ko, may kumuha. Tsinelas lang. Eto, tinatanggalan ng ari-arian. Pero tinitiis nila ng may kagalakan. Natatandaan nyo ba yung discussion natin sa ano? Colossians chapter 1, sa verse 11. Ano yon? Colossians 1:11. Babalik ako sa Hebreo mamaya. Ano sabi sa Colossians 1:11? Naway palakasin niya kayo sa pamamagitan ng dakila niyang kapangyarihan para makatagal at makapagtiis kayo sa lahat ng bagay ng may kagalakan. Balik tayo rito, Hebreo chapter 10. Tiniis niyo ito ng may kagalakan dahil alam ninyong mayroon kayong mas mabuting kayamanan na hindi mawawala kailanman. Hallelujah. Hebreo chapter 10 verse 34 na po. Yung mga nauna sa atin na mga mananampalataya, bakit nila natiis kahit inaagawan sila ng ari-arian? Ano na sa isip nila? May kayamanan sila roon. Na ano sabi rito? Dahil alam ninyong mayroon kayong mas mabuting kayamanan na hindi mawawala kailanman. Kaya natiis nila yung mga pasakit, natiis nila kahit ibinibilanggo sila, natiis nila kahit inaagawan sila ng mga ari-arian. Kaya kayo, tayo, na mga nasa Espiritu ng Panginoon, natitiis din natin yan. Kung nawawalan ka, nananakawang ka, dinadaya ka, natitiis mo nang may kagalakan. Bakit? Di bale, alam ko yung kayamanan ko sa langit, walang kukuha nun. Secured yung tahanan ko roon. Hindi masusunog yun. Secured yung gantimpala ko na nag-iintay sa akin. Oh, praise the Lord. Tuloy natin ang pagbasa. Verse 35. Kaya huwag kayong mawawalan ng pananalig sa Diyos. Yun lang yung kondisyon. Ano yun? Huwag kang mawawalan ng pananalig sa Diyos. Dahil may malaking gantimpalang nakalaan para sa inyo. Huwag kayong mawawalan ng pananampalataya sa Diyos.
Verse 36, kailangan ninyong magtiis para masunod nyo ang kalooban ng Diyos at matanggap nyo ang ipinangako niya. Sa pananampalataya, meron kang titiisin dahil nananampalataya ka na merong darating doon sa piling ng Panginoon. Kaya anuman ang dinadanas mong pagsubok, paghihirap, alang-alang sa Panginoon, masaya ka. Bakit? Ano alam mo? Mawawala lahat ng naririto. Pero meron kayong kayamanan ko na hindi nyo makukuha. Ano yon? Yung nandoon nakatago sa Panginoon. Verse 37. Sapagkat, now, importante po ito ha. 37, 38, 39. Markahan nyo sa inyo mga Bible. Hebrew chapter 10, verse 37, verse 38, verse 39. Ano sabi rito? Sapagkat sinasabi sa kasulatan, sandaling panahon na lang at darating na siya, hindi na siya magtatagal. At mabubuhay ang taong itinuturing kong matuwid dahil sa pananampalataya niya, ngunit kung tumalikod siya sa akin, hindi ko na siya kalulugdan. Pwede bang makatalikod sa Panginoon? Pwede. Hindi ka naman pipilitin ng Panginoon na umakyat sa langit ng ayaw mo eh. Hindi ka pipilitin ng Panginoon na magsimba, na maglingkod kung ayaw mo. Ang sabi rito, ngunit kung tumalikod siya sa akin, hindi ko na siya kalulugdan. 39, ngunit hindi tayo kabilang sa mga tumatalikod sa Diyos at napapahamak, kundi kabilang tayo sa mga sumasampalataya at naliligtas. Ngayon, paano mo matatalikuran ng Diyos kung simula't simula pa wala ka naman sa Diyos? Nasa Panginoon na ito, kaya lang tumalikod. No? Hindi nagpatuloy, nawala ng pananampalataya. At dahil nawala yung pananampalataya, natutong sumuway. At nung natutong sumuway, tumitigas na yung puso. Tumitigas na yung puso hanggang sa lumayo na sa Panginoon. Huwag nating papayagan yan. So pili natin yung ating sarili. Labanan natin ang gawa ng kaaway. Balik tayo ron. Basahin ko uli yung Kolosas bago tayo magpatuloy sa ibang talata. Chapter 1 verse 23. Pero kailangan ninyong manatiling matatag, tapat at matatag. Kailangan ninyong manatiling tapat at matatag sa pananampalataya. Tignan ninyo sa aklat ng pahayag. Sino rito ang nakasumpong ng gantimpala sa aklat ng pahayag, Revelation? Yun bang pabanjing-banjing ang pananampalataya? Yun bang ano? Yun bang palagi na lang bumabagsak? Tingnan ninyo ha. Pahayag chapter 2, verse 7. Revelation chapter 2, verse 7. Ano sabi rito? Kayong nakikinig, pag-isipan ninyong mabuti ang sinasabi ng banal na Espiritu sa mga iglesia. Revelation 2:7. Ang magtatagumpay ay papayagan kong kumain ng bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay. Ang punong ito ay nasa paraiso ng Diyos. Sino raw yung makakakain ng bunga ng puno na nagbibigay buhay? Yung magtatagumpay. Hindi yung mangangatwiran na mahina siya. Pero di bale kahit mahina ako, may biyaya naman ng Diyos. Hindi. Yung magtatagumpay. Chapter 2, verse 11. Verse 11. Chapter 2, verse 11. Kayong nakikinig, pag-isipan ninyong mabuti ang sinasabi ng banal na Espiritu sa mga iglesia, ang magtatagumpay ay hindi makakaranas ng ikalawang kamatayan. Ang magtatagumpay. Chapter 2, verse 17. Chapter 2, verse 17. Kayong nakikinig,
Pag-isipan ninyong mabuti ang sinasabi ng Banal na Espiritu sa mga iglesia. Ang magtatagumpay ay bibigyan ko ng pagkain na inilaan ko sa langit. Ngayon, marahil, sabi niyo, Pastor, ako kaya makakapagtagumpay? Yes! Yun ang panghawakan mo, yung makakapagtagumpay ka. Mag-focus ka sa Panginoong Jesus. Angkinin mo yung kalakasan ng Banal na Espiritu na tutulong sa iyo. Eh baka hindi po ako magtatagumpay ka, sumunod ka lang sa Panginoon. Ano pa? Chapter 2, verse 26. Chapter 2, verse 26. Revelation din po yan. Ano sabi rito? Verse 26. Sapagkat ang mga magtatagumpay at patuloy na sumusunod sa kalooban ko hanggang sa wakas ay bibigyan ko ng kapangyarihang mamahala sa mga bansa tulad ng kapangyarihang ibinigay sa akin ng aking ama. Ito may dagdag pa. Sapagkat ang mga magtatagumpay at patuloy na sumusunod sa kalooban ko hanggang sa wakas ay bibigyan ko, etc., etc. Ang magtatagumpay, hindi yung nanlalamig, yung magtatagumpay ang bibigyan ng kapangyarihan na mamahala. This is consistent, mga kapatid, all throughout. Yung magpapatuloy na susunod sa kalooban ng Panginoon. Ano yung palagi kong binabanggit sa inyo? Sa John chapter 8, ano yung panuntunan ng Panginoon? Para matiyak mo na ikaw nga ay tagasunod ng Panginoon. Sa John chapter 8, binasa din natin to noong nakaraan. John chapter 8 verse 31. John chapter 8 verse 31. Sinabi ni Jesus sa mga Hudyong sumampalataya sa Kanya, kung patuloy kayong susunod sa aral ko, totoo ngang mga tagasunod ko kayo. Sumampalataya na sa Panginoon yon. Ngayon, nung sumampalataya sila sa Panginoon, sinabihan sila ng Panginoon, kung patuloy kayong susunod sa aral ko, no? Kung patuloy kayong susunod sa aral ko, totoo ngang mga tagasunod ko kayo. Sino yung mga totoong tagasunod ng Panginoon? Yung nagpapatuloy sa pagsunod sa mga aral ng Panginoon. Consistent din yan. Ano yung sabi sa Mateo chapter 7? Ano yung sabi sa Mateo chapter 7 verse 21? Dito kasi sa John chapter 8 verse 31, ang sabi rito, hindi sapat yung sinasabihin mo na sumasampalataya ka sa Panginoon o nananampalataya ka nga. Kailangan mong magpatuloy na sumunod sa utos ng Panginoon. Chapter 7 verse 21 naman ng Mateo, ano sabi? Marami ang tumatawag sa akin, Panginoon, pero hindi ito nangangahulugan na makakapasok sila sa kaharian ng langit. Ang mga tao lang na sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit ang mapapabilang sa kanyang kaharian. You don't become part of the kingdom by saying that you believe. Kailangan mong sumunod. Naniniwala ka nga, hindi ka naman sumusunod. Buo naman ang pananampalataya ko sa Panginoon eh. Hindi ko lang masunod yung kalooban niya pa ngayon. Nakikiusap ako, tulungan, patawarin ako ng Panginoon. Hindi ko muna siya masusunod. Okay? Hindi mo pa masunod ang Panginoon? Huwag mo munang angkinin yung kaligtasan. Dahil ang kaligtasan ay maaangkin lang ng mga taong sumunod sa Panginoon. Dahil yung pagsunod ay nagpapakita na meron kang pananampalataya. At kung ikaw ay hindi sumusunod, ang pinapakita nun, wala kang pananampalataya sa Kanya. O, tuloy pa tayo dun sa Revelation. O, chapter, ano naman tayo? Chapter 3. Revelation chapter 3. Verse 5. Revelation chapter 3 verse 5. Ano sabi rito?
ang magtatagumpay ay bibihisan ng puting damit at hindi ko aalisin ang pangalan niya sa aklat na listahan ng mga taong binigyan ng buhay na walang hanggan. Ano yun? Ano yun? Book of Life yun. Hello? Ang sabi ron? Ang magtatagumpay. It's always yung ano, big... Excuse me? Yes. Are you living inside? Yes, I'm just waiting for my friends because I don't have the key. Okay, yeah. Okay. So I'm just waiting here. But they already told me that they will be late. So I'm just talking. Anyway, I'm finishing it. So I'll just sit here. Actually, what's your good name? Huh? What's your good name? Paul Masarado. Yeah. The person living here is Jilin Aquino. Hmm. Okay. Jilin Lara Aquino. I'm just waiting for them here. Well, I go, yeah. You want to call? Okay. See you po.